Magandang araw mga mig, dito tayo sa aming ginagawang gearbox. Ayan. Nagpalit nga kami ng ano dito, ng gearbox. Tatlong palit na, hindi pa gumana. Tsaka tatlong pump din. Bali pang-apat na gearbox pump ang pinalit namin, hindi pa rin gumana. Ayun. Kasi ang binilhan natin ng gearbox, kung ano-ano ang sinasabi, baka pump daw ang sira, pump daw ang sira. Eh, yun, baka lang sila ng baka, kasi ako ang gumagawa, kaya dapat kung ano yung binili namin gearbox, eh tanggapin na lang nila na sira talaga. Ayun. Pang anim na araw na to ngayon. Balik kami rito. Ayan, ito pa lang yung isang dati niyang gearbox. Ang naging issue nito is yung ETF, kulay ano na, kulay gatas na siya, o ano, watermelon, parang ganun na maputla. So nahaluan ng ano, ng tubig, nasira yung ito, yung divider ng o-ring dito. Medyo kinayod yung pinaka sleeve niya, kaya hindi halos makalapat yung packing, hindi fit, maluwag yung pinaka packing niya doon sa sleeve, kaya ang pressure, grabe ang pressure, napakatigas ng manibila. Ayun, bali ito. Ayan, tinanggal namin pang-apat na po, napalit yan. Antayin na lang natin na dumating. Ayan, hindi na tayo umuwi kasi araw, alanganin talaga. Natapos kami kagabi ng alas 12. Mga ganun. Pero antayin na lang natin yung deliver ng pang-apat na gearbox at saka pang-apat na steering pump. Ayan, hindi na naligpit. Ang hirap ng malayo ang bilihan ng ano, ng piyesa. Ayun. Ito nga pala yung binili namin pump na walang warranty. Yung ikinabit na namin doon eh, ayaw, walang ano, walang pressure ito. Napakahina pressure nito. Shout out sa gumawa nito. Walang kwenta yung pump na ginawa nyo. Ayan. Ito nga pala yung ano, yung pinagpalitan namin sa gearbox. Yung gearbox kit. Ayan. Ito bago. Walang warranty. Ang kailangan lang ng nagtitinda yung is mabili yung ano niya na kahit walang ano, walang pressure.
hindi na tatanggapin dahil nga sa walang warranty. Ito naman yung dati niyang pump. Ito yung inoverhaul ko, mas malakas pa yung inoverhaul ko kaysa doon sa bago. Yan, napaka walang kwentang bago na yung pump natin. Na Korea, China ba yan? Ayan. Bago lahat, nagpalit din kami ng kingpin. Okay. Kahit nga pala sira yung kingpin nyo, at yung gearbox saka yung steering pump nyo is condition, kahit sira yan, kahit stock up yan, malambot ikutin yung manibila. Yan, sa mga nagtuturo na kung may sumasabit daw sa gawa namin, mayroon pong sabit. Yung surplus na binili, sabit talaga, hindi gumana. Ayun lang po ang problema namin. Kaso malayo. Ayan. Sa mga nagmamarunong dyan na nag-a-advise na may problema sa linya, kayo na magaling. Bago kayo mag-advise, ayan, bago ako umorder ng gearbox na surplus, nagawa ko na yung mga sinasabi nyo. Ayan. Pero salamat sa sa advice nyo na kayo na magaling. Nakakatawa lang. Ayan. Itong bago. Ayan, magaling talaga itong bago na to. Garanti sabog talaga. Ayan. Meron pa akong kinalas na isang steering pump. Ayan. Ayan siya. Ayan, kung makikita niyo yan. Dating gumagana yan. Binaktas ko lang para makita kung anong problema sa loob. Ayan. Pero asimbulin ko rin to, yung pump na yan. So, tatlong pump. Tatlong gearbox. Tatlong pump, tatlong gearbox. Morder na rin ako ng power steering pump sa binila natin ng gearbox. Baka sakali mag-match. Yun. Hindi lang na videoan dahil gabi na. Gabi na dumating yung rider. Nung naikabit namin, ganun pa rin. At mas malakas pa nga ito yung pump namin kaysa yung dumating kagabi. Mas malakas pa yung inoverhaul ko kaysa yung surplus na dumating. Ayun, pinasauli natin. Kagabi, dinala na rin kagabi. Aantayin lang natin ngayon yung panibagong gearbox na ipapalit nila. So, 7 days na. 7 days na yung yung aming sakripisyo dito na balik-balik. Pasensya na po sa mga customer natin dyan na hindi ko na sasagot, hindi ko na pupuntahan. Nuuna ko lang po ito, itong tanker. Gusto ko umalis ako rito na yung tumatakbo na. Para naman walang masabi yung may-ari nito. Ayan. Nung unang trouble nito, mga mig, sa
sa General Trias naman yun, ang naging issue naman nung sira yung booster. Ayan, yung clutch booster na yun. Bumili sila ng clutch booster, Lunes ng umaga. Ayun, dinanatan. Ni-rescue ko ng Martes ng gabi. Tinrouble ko anong problema. Nagkaroon ng factory defect yung booster. Kaya nung binalik namin sa pinagbilhan, tinuro kami sa mekaniko nila. Hindi ko lang din na videohan, kung napapanood mo tong video na ito, boss. Shoutout sa inyo sa advice nyo na pinakinggan nyo yung sinabi ko at sinabi nyo rin sa auto supply na palitan na lang ng items yung nabili nilang booster. Pati yung nabili nilang master, factory defect talaga, hindi uobra. Kaya anong bumili ng GKC na booster, ayun, wala pang isang minuto, gumana na yung clutch natin. Ayan. Nakapakabilis lang pagganahin ng clutch natin. Basta alam mo lang kung paano ang procedure ng paggawa. Ayan, sa mga nagtuturo na may sumasabit sa gawa naming gearbox, ayun, 100% may sabit yung gearbox, sira talaga. Maraming salamat mga mig sa sumusuporta sa aking YouTube channel saka sa FB page. Ayun, humingi po ako ng subscribe at follow sa aking mga page, mga mig. Ayun, kung may katanungan po kayo sa aming mga ginagawa or may gusto kayong malaman, ayun, may number po ako dyan sa aking page at YouTube channel. Kontakin nyo lang po ako baka sakaling mayroon akong may maitulong sa inyo. Ayun, magandang araw uli sa inyong lahat, mga subscribe, mga subscriber ko at saka followers.